Yun, Gius, Luto. Ayan ang ipapasilip natin sa inyo mga kabikers, itong Minevelo. Isang mapagpalang araw sa atin mga kabikers. So ngayon dito tayo kay Duro's Bike, dito sa Caimito Street, Barangay 80, Caloocan City. So ngayon ang ipipicture natin is panga Minevelo. So tara, ating silipin. So mayroon ditong Gius. So ito ang kanyang buds. So condition ng frame, syempre si kanan siya, may iwasan ng gasgas lalo dito sa bandang seat stay. So ito yung mount. So krumoli ito mga kabikers ha. Magaan po ito. So ang kanyang stem o head post, alloy. So handlebar nito alloy. And then naka microchip. Take through ang kanyang brakes. Yung fork niya may Gius pa na brand, tapos quick release yung hubs mga kabikers oh. Alex rims, DE22 yung rims, 20 by 1.1 and 1/4 dito sa gilid mga kabikers oh. May punit yung gulong. So pre-stung valve, may fender, tapos may basket na siya. Naka quick release heat post clamp, heat post alloy, 1 by 7 speed. Classic yan na kasi type mga kabikers ah. So ang kanyang RD yan, Shimano SIS yun no. Ang laki ng pulley, grabe. O yung crank arm nito alloy, ball bearing yan mga kabikers. Pedals nito alloy, pero yung gitna plastic. Hindi ko alam kung ito talaga ang stock na saddle. Ayan no. Hindi sa leader ah. Ordinary lang siya. Quick release na yung mga hubs nito ah, harap at saka dito sa likod. Ayan. So may price tag dito mga kabikers so. Gius Polmino, 12,000 pesos. So Gius Polmino pala to. Ito naman si Luto 1.0. Ayan. So krumoli to mga kabikers ah. Dito na sa yung mga Minevelo, lahat to mga krumoli. So kakaiba ang kanyang chain steel, parang look like tinidor. Okay, may takip pa siya dito. Ayan o. Plastic. Tapos alloy yung steam. Alloy yung handlebar, naka rebo shape siya from Shimano. So Pro Max ang kanyang mga brakes. Ayan. So bolt type ang hubs. Pati doon sa likod. Size nito 20 by 1.75. so kondisyon ng gulong yan, alam ko stock pa to, tapos okay pa, goods na goods pa. Setup nito 1 by 6 feet. Ito Shimano SIS ang RD nito. So, crank arm nito alloy. So, plastic ang kanyang pedals. Ayan, ball bearing to mga kabikers ha, ang baby nya. Seat post clamp alloy. Seat post alloy, mayroon siyang reflector. Yung upuan niya may kunting punit dito. So price nito 8,500 pesos. Ayan. So under negotiable pa ang mga presyuan dito mga kabikers ha. So ito naman si Anili. Minevelo pa rin. Ito yung mga sticker. Tapos naka ball bearing. So, ito ba yung pinaka buds ng Anili? Parang bola to ah. So mayroon siyang spacer dito, alloy. Yung heat seat nito from cartridge style. Yung stem is alloy. Handlebar nito alloy. So naka rebo shape pa rin from Shimano. Pro Max pa rin ang kanyang brakes, pero naka caliper to. Ayan oh. So size ng gulong 20 by 1.5. So kinda naman siya, tapos naka-presta. So sa kondisyon ng gulong, oy, may punit na pala. Ayan, may punit na siya oh. Setup nito 1 by 6 feet, tapos Shimano SIS ang RD. Yung hubs nito is joystick.
dito sa likod na gulong nasa ano 90% ang rate ko nito. Pwede pa, okay pa, goods pa. So crank arm nito alloy. Ito ang kanyang pedals. Palitan nyo na lang to. Medyo luma na talaga. So seat post clamp ito alloy. Steel naman ang kanyang seat post. So condition ng saddle, may punit na siya dito sa gilid ito. Tapos presyo ni Minibello Anili 8,500 pesos. So mayroon itong kulay green. Wow. Inday Sara Duterte. From 21 Technology. So kumuli mga kabikers, magaan po ito. Yan. Oh, buhatin natin. Oh, ang gaan. Hindi sa alloy pero chromoly siya. Ito ang decals o pinakalogo ng 21 Technology. So mayroon siyang mount dito sa down tube. Yan, green na green. Pero may mount sa dito. Pwede niyo lagyan ng center stand or fender o side stand. Actually mayroon na siyang side stand dito. Ayan. Ang dami ng spacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Nico ang headset, yung steam alloy, yung handlebar is steel. So naka Revo C pa rin siya from Shimano. Ang kanyang brakes mga kabikers is from Arctic. Dito sa V-brake niya, Orim brake, Pro Max naman ang nilagay. Yung hub sa harap is quick release, pero doon sa likod bolt type. So ang size nito is 20 by 1.35. Purista ang valve. Pero ang kondisyon ng gulong nasa 90%. Setup nito 1 by 6 feet. Ang laki pa ng plato dito. Tapos may cover pa siyang plastic. Ayan, ang crank arm niya steel. Pati yung plato steel. Ball bearing siya mga kabikers ha. Tapos pedals niya okay na. Panalo na rin to. Alloy. Tapos plastic dito sa gitna. From Nico. Ayan, Nico pala ang brand nito. So yung RD nito, Shimano SIS. Quick release seat post clamp. Na alloy, pati seat post alloy. Condition ng upuan, mayroon lang punit maliit dito sa gilid. O Menevelo 21 Technology is 8,000 pesos. Ito mga kabikers, si Doppelganger. So alloy siya mga kabikers. Black na black ang kulay. Na-adjust to mga kabikers ang kanyang steam ha. Kung saan kayo komportable, ma-adjust pa rin tong steam. Lamitan nyo lang ng allen wrench to. Depende na rin sa gusto nyong position o saan kayo komportable. So ang handlebar nito is ball horn type. So ang shifter nya, ayan, classic talaga. Ayan, Shimano, parang Relo 7 speed Shimano. Ang ganda. Alloy. Ito ang kanyang lever oh. Alloy pa rin ang kanyang ball horn na handlebar. So ang brake lever na ito, wow, pwede dito oh, awis oh. Ayan oh, pwede dito. Tapos pwede dito, diba? Pro Max pala ang brand itong V-brake. So dito sa harap may fender na siyang plastic. Goods pa ang gulong mga kabikers. Nasa 90 to 95% pa ang kanyang gulong. Tapos presta ang valve. So ang size nito 20 by 1.75. tapos joystick ng hubs na quick release. 1 by 7 ang setup nito ah. Malaki din ang kanyang plato. Alloy pa rin ang kanyang crank arm. Ito ang kanyang pedals oh. Shimano Tourney SIS ang kanyang RD. Pro Max ang kanyang seat post clamp. Alloy pa rin ang kanyang seat post na Pro Max. So upuan nito, ayan, may kunting punit lang oh. So presyo nito 10,000 pesos mga kabikers. Idamay na rin natin to si Giant na Revive. Ayan. So yung frame nya okay, wala tayong nakitang mga galos nito. Mayroon man pero maliit. Ayan ito. So alloy to mga kabikers ha. Ang buds. So silvering yung BB.
Yung pedals nito plastic. Ito ang kanyang suspension. Yung hub sa likod is bolt type. May mga fender na rin to. Yung upuan nito na-adjust to mga kabikers ha. Depende na lang sa height nyo. Yan, pwede ito ma-adjust. Pwede baba, pwede taas. Tapos mayroon siyang sandalan. So giant pa rin pala ang kanyang upuan. So may price na siya, 11,000 pesos. So under negotiable pa rin yan ha. So handlebar nito is alloy, take through yung mga brakes. Isram naman ang kanyang shifter. So mayroon na siyang ilaw dahil mayroon siyang dynamo dito sa harap from Sanyo. So ang crank arm nito is alloy na. Malaki pa rin ang kanyang plato, nasa around 50 ang ngipin nito. Tapos yung preno nito dito sa ilalim mga kabikers oh, naka-mount. Shimano Tourney ang RD nito na SIS. Grabe ang laki ng pulley. Oh. So dumako tayo dito kay Centurium na Minebello. Chromoly pa rin mga kabikers. Ito ang badge niya. 1976 Centurion. Ayan. So ang condition ng frame, may mga gasgas pero ayan lang oh. Mga maliliit lang. So mayroon na siyang battle cage ito from Topic. Maganda tong ano niya, na-adjust tong battle cage ah. Yun ang crank seat niya, alloy. O naka-silvering ng baby nito ha. Yun oh. Smooth oh. Setup nito 1x7. Oh, Shimano na 'yan. Tapos Shimano Altos na ang kanyang RD. Basta mga stock talaga, karamihan is ang laki ng mga pulley oh. Tapos Maxxis na ang gulong. Ang size 20x1.35. Alex rims, karamihan naman ngayon is mga Alex rims ang nilagay na rims. So Presta ang valve. So mayroon siyang mount dito. Tapos dito mayroong mount. So pwede mo siyang lagyan ng carrier at saka fender kasi may mount pa dito, may butas. Alloy ang kanyang seat post clamp. Alloy ang kanyang seat post. Oh, ang ganda ng seat post. BMX OV ang brand ng handlebar. Kakaiba no. Iba yung handlebar niya no. Alloy siya. Tapos naka-rebo ship, siyempre from Shimano. Oh, may bill. Hanip, alloy na rin ang kanyang side stand. So mga hubs nito ha, quick release na. So condition ng gulong is nasa 95%. Ang presyo ni Centurion is 18,000 pesos mga kabikers. Ayan. So mayroon tayong kabikers dito. Ayan. Okay, shout out sa Ashigo Boys. Ayan, sila boss. Same, same. Shout out po sa Ashigo Gang. Okay, ride safe. Ayan. Ball horn handle bike Shimano 6-speed. So naka 1x6-speed to. Chromoly na siya. So yun na nga, naka ball horn type ang kanyang handlebar. Kita nyo naman no. Punit na yung mga bar tip nito. So palitan nyo na lang tong bar tip mga kabikers. Yung steam nito is alloy. Ito ang kanyang brake lever. Maiksi lang no, ang kanyang lever. So Shimano ang kanyang shifter na SIS. Ha, parang relo lang oh. So naka rim brake. Ayan, freestang valve. Condition ng gulong nasa 95%. So bolt type ang mga hubs nito ha. Malaki pa rin ang kanyang plato dito. Still ang kanyang crankset, ball bearing, pedals nito is plastic. Ayan. Pero goods 'yan. Oh. 1x6 ang setup nito. Siyempre Shimano na yung RD from Tourney. Release seat post clamp. Alloy na rin ang seat post. Upuan niya. Oh, maganda pa. Malinis. Price nito 8,500 pesos under negotiable pa rin. Alam mo ang gaano? Umuli. Oh. So, ito naman si Bridgestone na Mark Rosa. So alloy naman to mga kabikers. Oh. So condition ng frame. Talagang mabilang lang ang kanyang gas-gas. Ayan no.
dot lang oh. Oh. Mga nasagi lang 'to eh, oh. Tapos mayroon na siyang ano dito, chain guard. Tapos ito pa, chain guard. Ito talagang tunay na chain guard. Chain guard protector. So, ang buds, ayan, letter B or Bridgestone. So, may mount na siya kung lagyan mo ng basket. Ito. Alloy ang kanyang head post o steam. Yung mount niya kaya. Oh, alloy na rin pala ang kanyang mount. Pati handlebar, alloy. So, naka 1x7 speed to ha. Ito ang kanyang shifter. Power modulator Shimano. Ayan, ang kanyang V-brake. So, may mga fender na to ha. So, may reflector. So, mayroon na siyang dynamo. So, ibig sabihin, pwede mo siyang lagyan ng ilaw. Pwede mo siyang kabitan ng ilaw. So, Bridgestone ang gulong nito, pati rims, tapos pre-stung valve. Metsova ang brand ng dynamo. So, 20x1 and 3/8 ang size ng gulong. Tapos, condition nito nasa 90% o 85% Bridgestone pa rin. Ang kanyang crank arm, alloy. Oh, magandang glassing pedals, oh. Alloy, tapos may halong plastic. Kasi type na to mga kabikers ha. Ang kanyang sprocket. Then Shimano, siyempre ang kanyang RD. Mayroon siyang hard lock dito sa likod. From Bridgestone pa rin. So drum brake pala ang nakakabit dito. Seat post, alloy. Seat post clamp, alloy. Oh, yung upuan, punit na talaga. Literal. Yan o. Pero it's not a big deal mga kabikers. Pero Bridgestone yan no. Magkano lang naman upuan, di ba? So presyo nga pala nito is 7,500 pesos. Mark Rosa Minivelo. Wow. Pwede na. 7,500 pesos. Alloy pati ha. Tapos may discount pa to. And Minivelo SS speed, tama ba? 18 steel ang frame. So brakes nito from YSE. Ayan. Tapos shifter nito from Nexus. Ayan, Shimano pa rin pala. Naka brake caliper na to mga kabikers oh. So wala lang tayong nakita kung saan siya galing. So malamang from Pro Max to. So 20x1 and 3/8 ang kanyang gulong, ang size Prista. Condition ng gulong 95% ang aking rating. So ball type na to ha mga hubs. Steel ang kanyang crankset. Ball bearing. Tapos ang liit ng plato dito. Grabe, nasa 28 lang ata to. Naka single speed pala to mga kabikers. Ay, 3 speed. Sorry, 3 speed to mga kabikers. Naka IGH oh. Internal gearing hubs. Yan, from Shimano Nexus. Oh, yun na nga, drum brake. Ayan sa likod. 3 speed mga kabikers, halagang 5,500 pesos. Ayan. So ayan pa, mayroon pa dito. Minivelo 21 Technology, 8,000 pesos agad ang price. So mayroon siyang mount dito. So ibang kulay nito ha, hindi sa fade. Ito talaga ang kulay niya. Ayan. Pink na may puti. Oh. So ang dami ng space here ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So Nico ang kanyang headset. Alloy ang steam. Handlebar nito is steel. So Arek ang brake lever. Shimano Revo Shape. Tapos Pro Max ang kanyang V-brake. White na white ang kanyang gulong. From Sakura. Ayan, 20x1.50 naman ang size nito. Tapos pre-stung valve. Then ano bang hubs na ito? Hindi ko masilip kung anong sagaling ng hubs na ito. Yan. Alloy na. Tapos quick release. Yan, Nico ang brand ng pedals oh. So crankset nito steel.
Tapos yung plato may cover na plastic. 1x6 ang setup nito ah. Ayan, Shimano SIS ang RD. Quick release seat post clamp, alloy, seat post alloy. So ayan, 8,000 pesos mga kabikers si Menevelo 21 Technology. So dumako tayo dito kay ITIC 21 Technology din to. Chromoly to mga kabikers ha. Tama ba? Gano'ng kagaan yan no? Parang alloy. 21 Technology pa rin to. Iba lang kulay. Mayroon lang siyang battle cages. Alloy. From Menora. Uy, kakaiba to ah. Brand ng battle cage sa Menora. Menora. So mayroon siyang mount dito. Dito nyo ilalagay yung ano, mini pump. Yan. Pwede na. Pwede na to. So condition ng frame. Konting hilamos lang po. Oh. Konting hilamos lang sa frame. Dito sa seat stay may mga konting ano lang oh, dot lang oh. Steam alloy headset from Neko, handlebar steel. Shimano Riboshi Pro Max ang V-brakes. Oh, quick release yung hubs dito sa harap ah. Pero sa likod, naka bolt type lang siya. So ganun din ang gulong from Sakura. So may fender na siya oh. Wow, ang lalaki ng mga plato dito sa 21 Technology ah. Kasya dito ng mga kaldereta, mga pansit. So crank arm, steel, tapos ball bearing. O Shimano Tourney, ang kanyang RD. So magkaiba lang yung kulay ng rims nito. Dito sa harap puti, dito violet. Seat post clamp at saka seat post, alloy na. Pero may ano sa dito, mount siya dito para sa fender. So presyo nito mga kabikers ha, 7,000 pesos. Maganda ang kanyang pedals oh. Plastic. So mayroon pang isa, ito. So dali na natin doon. Ay, naka-drop bar na to ha. Grabe ang gaano. Chromoly mga kabikers. Ang ganda nito. Oh. Nochi. Tama ba? Tingnan nga natin dito kung tama ba itong nabasa ko. Ayan, Nochi nga. Minivelo. So, Chromoly mga kabikers. Dahil magaan. So, may mount na sa dito. Sa down tube. So, ito na. Ang kanyang logo. And Nochi. So, classic ang kanyang fork mga kabikers ha. Yan. Ang headset nito, hindi natin alam kung saan sa galing. So shifter nito, syempre Shimano SIS yan. Tapos ang kanyang drop bar, alloy yan. So mayroon isang bar tip, kulay puti, dumihin talaga pag puti. Uy, naka-cantilever na pala to. Oh, panalo. So ang size ng gulong 20x1.35. So walang nabs ang gulong no. Fast rolling siguro to. Walang nabs eh. So condition ng gulong nasa 85 to 90% mga crank arm nito alloy pati yung cover nya. Ito alloy. Pero yung plato nito ito steel. So naka self bearing to mga kabikers ha. Magandang klase na rin ang pedal so alloy. Tapos mayroon siyang reflectorized. Yan, kunting langis lang to para maganda yung ikot ng pedals. So, ang setup nito 1x7. Shimano Tourney TX ang kanyang RD nito mga kabikers ha. Tapos ang laki pa ng pulley oh. Pati yung sprocket from Shimano. Thread type. Sa likod ganun din naka-cantilever. Magkaiba ang gulong nito ha. Sa harap kasi ano walang knobs. So dito mayroon siyang knobs. Pero nasa 95% maganda pa ang gulong. Yan yung hubs niya from Joytech. So bolt type naman. So dito kayo mag-adjust ng kanyang saddle o seat post mga kabikers oh. Yan, kakaiba yung adjustan ng seat post diba. Ito oh.
Seat post nito alloy. Ayan. So ang saddle, siyempre luma na siya, may mga kunting punit na ano. So price nito may kataasan mga kabikers, 16,000 pesos. Another outdoor and cycling attire for MTV, the Trail Man. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Kaya sa rides mo, e-trail man mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS.